Kekurangan Bapak Seindu. Pembahasa perbanan di Bapak Seindu Masinuran Kisah Nyumpas Kemurawayan Kisah Nyumpas Dan mengetahui juga hukuman dan memasih mentang dan mengadizir dan hukum dan kuyak-kuyak sehingga Ansa Pininda Ibinik Tasmiya dan Iba Ibinik Tasmiya Dunia dan Cadiri dan Buhay Kung talagang siyaan Kristo ang pinili ng Diyos Pinagkuyak-kuyak man siya ang mga sultatus Nagradisi nita sa iya Sinagok mo yung suka at sinisigapihan. Kung ika ng God ang hadi ikan mga hudiyo, ligtasan ang sabiri mong buhay. Iguan yung nakasurat sa may pamayuhatiya sa mataramo na Griego, Latin at Sinhedrio. Ini ang hadi sa mga hudiyo. Pinagulog-ulog siya ang saro sa mga kriminal na nakapako. Pakong ika ang Kristo, iligtas mo ang sarili mo asing kami. Alagad, sinuway siya kat kay Maria. May ka natatapos sa Diyos, pinatulan ka man araw sa iya. Tama ang hatol sa to, huli sa dinitong ka. Alagad, mayo siyang dinitong sala. Kaya nagsabi siya, Jesus, hirundo mo man at lugod ako, pag-abot mo sa saimong kahadayan. Sigatingan siya ni Jesus. Sa katubuuhan, sinasabihan pa ka. Ngunyan mismo, makakaipata ka sa paradiso. Mga tugang ang marahal na pareta ng sa pong kagurangan. Pabubaw sa iyong Sinisiguranda ang identidad ni Kristo bilang sa inyo lahat. The solemnity of Christ the King. We celebrate the solemnity of Christ the King every last Sunday sa ato liturgical church calendar. Mga tugang, ang kalendaryo ng simbahan nagtatapos sa kapwestahan ni Kristo bilang sarok na hali. Sa kasunod na Domingo, mauna ang First Sunday of Advent. Ang First Sunday of Advent, next Sunday, mao ang pinakaunang na adlaw sa ato church calendar. So, meaning to say, next Sunday, mag-una ang kalendaryo na susunod ta sa simbahan. Duwang klase baga ang kalendaryo na ha? Ang una, mao ang Gregorian calendar. Ang Gregorian calendar, nagpapatong na January, nagtatapos sa December. Ang liturgical church calendar, nagpapatong sa first Sunday of Advent, which is next Sunday, as in nagtatapos siya sa solemnity of Christ the King, ngunyan na Domingo. Kaya ngunyan ang huling adlaw o ang huling simana ng ato church calendar. Sa masunod, ang susunod doon tana, ang liturgical church calendar 2023. Matugang kung i-review ta ang different liturgical season sa simbahan, ang pinaka-tema sa Adviento is the forthcoming birth of our Lord Jesus. Ang napakalapit na pagkabuhay ni Yesu Cristo. And after Advent season follows the Christmas season, ang pagkabuhay na ni Yesu Cristo. Kaya mga tugang, naaangay lang na sa pagbatog ng ato church calendar, tama lang na ang paging kay Masani ang napapalapit na pagkabuhayuan ng Yesu Cristo. Kasi mga tugang, ang pinaka-content sa liturgical church calendar ang buong pagkabuhay ng Yesu Cristo.
Kaya dapat lang na magbatog ini sa kanya conception and forthcoming birth. Para sa mga pag-inapog nila ha. Halimbawa, ihapot ang sabi ka ina. Kumusta kaya ang naging buhay sa sabi mo na akin? What is the story of your child, of your children? Ang mga ina, pero may mga bato sa pag-ibig ng kanya pa. Eh? Ang yun ang mga nakukun niya, nilurun ko yun, 1995. Pinanganak ko yun, 1996, etc. Ang istorya sa sarili na tao ay managpumatod sa high school, college, etc. Ang istorya sa sarili na tao mo nagpumatod sa magbulod sa kanya. Mauman niya dapat sa kalendaryo sa atong simbahan, magpumatod sa pinakasentro sa atong celebration sa pagkabuhay ng sa Kristo. Kasi naraangay man na ang celebration ng atong simbahan, ang kalendaryo ng atong simbahan, matapos sa celebration ni Kristo binat sa iyo na hali. Sa si Kristo na dadal, magbungay lumat at ito minakat sa langit, pinatutuulang ni Jesus Kristo na siya tunay ng Diyos at ito tunay na hali. Mga tugang, the solemnity of Christ the King was instituted by Pope Pius XI in 1995. Kung sabi yun, 97 years na na-insiglibrar, ininapagayunon ng solemnidad. But what is the reason why Pope Pius XI instituted or established the solemnity of Christ the King? Matugang, this feast was established to reassert the sovereignty or the kingship of Christ. In-establishing na solemnidad para pagundumun ang tao na si Kristo sa rung na tunay na hali. Pagkaya mga matugang dati, naghahanap ang debate at naghahanap ang dispute brought about by heretics or ito habang maniwala kay Kristo, reducing Christ to a mere human, no? Para sa kanila si Kristo sa iyo lang na tao. Para sa kanila nilit siya sa iyo na Diyos, nilit siya sa roo na hati. Mga tugang, si Kristo totoo na naging tayo. Totoo man na si Kristo sa iyo na Diyos, na si Kristo totoo man na sa iyo na hali. That is why this celebration, the solemnity was established with deep emphasis on the kingship of Jesus dahil daghan na tao at di rin naniniwala sa kanya bilang sa iyo na hali. Mga tugang, ang pagiging hali ng Yesu Kristo iba sa pagiging hali ng mga present-day kings unyan na panahon. Para si King Philip sa Spain, King Carl of Sweden, or King Albert of Monaco, or parehas ni King David and King Solomon sa una na pagsasa. Ano ang pinagsaiba ni Jesus bilang sarunahali sa iba na mga halit sa unyan hindi sa kinapan. Una, ang mga halit ng unyan igwan ni San Damakmak na sundalo na maprotekta sa isa. No? 169,000. Si Jesus Kristo wala sa mga sundalo na maprotekta sa iya. Pero igwan siya ng mga disipulo na handa ipaglaban ang mga katuntuan niya, na handa ipanagos ang mga nabatugan niya. Pangduwa, ang mga halitan niya na igawin ng mga sundalo na handa mamatay, mapapatigit lang na buhay ang kanilang halit. Kasi nga ang mga presidente, may isang presidential security group, no? Grabe ang nagpapalikam ng security sa presidente na handa mamatay
papanatili ka ng buhay ang presidente o ang hali. Si Jesus Cristo mas gusto mo na siya ang mamahay kaysa sa magdusa ang kanyang mga disipulo as evident in his crucifixion. He would rather lay down his own life as a ransom for many. At pangpulo, ang panghalita niyan sa rakuon at kahalian na ini heavily protected. Si Jesus ang kahalian niya yaon sa langit. Ang lugar na mas misan o pinipararaon sa talaban. As in ultimo, the kings nowadays rule countless of people and kingdom or nations. Jesus Christ bilang sa lahat rules in the hearts of men. Mga lugang, as we celebrate the solemnity of Christ coming this Sunday, we honor Christ as the King of the universe and the King of our hearts. Bilang sa lahat, we must allow Him to take control of our lives. Kung ang mga hali niya na gusto niya paghalian ang buong pinagpanan, si Jesus bilang sa lahat, walang ibang gustong paghalian kundi ang puso ng buhay at tagasaro sa kanya. Kung hayaan pa si Kristo na mao ang maghati sa puso ng buhay ta, panigurado kita magpamayad. So, do not let others rule or control your lives. Kung hayaan mo na ang puso mo, panghalian sa higit, panghalian sa misugot, panghalian sa pride, panghalian sa jealousy, wala ka mahihihin mo na tama. But if we will allow Jesus to rule in our lives, in our decisions, in our will, in our world-being, kita makahihihin mo na tama. Mga tugang, the solemnity of Christ the King only proves that Jesus Christ is a true King, tunay na hati, and His kingdom will have no end in the hearts of each and every one of us. Sabog niya maging hati sa kadaghanan ng mga kahalian. Gusto lang niya maghati sa puso ng buhay ka hindi sa hinapan. The only question is, handa pa kita na si Kristo ang maging hati sa puso ng buhay ka? O baka iba manatawi? O baka ang parahit pa ng Espiritu ang gusto ka na maghati sa puso ng buhay ka? Pag-upulbang sa mga kuda, sana ang sinimidad ni Kristo bilang sarot na hati, matabangan kita na siya na ang pakapulong ka sa buhay ka as in sa dilog niya itong puso. Matitong po ang nabos.